isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang inyong makakasama para sa ilang minutong talakayan at kasama po natin walang iba kundi si Pastor Nestor Rilioma, ang atin pong tagapagturo dito sa Manila Adventist College. Patuloy po nating pinag-aaralan itong napakagandang aralin para sa loob ng 3 buwan na pinamagatang pakikipagkaibigan para sa Diyos, ang kasiyahan ng pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Muli po ay nais nating kamustahin si Pastor Rilioma na nasa kabilang linya dahil patuloy po na kami ay hindi nakakapagdaos na magkasama dito sa studio para po sa ating talakayan. Kaya atin po siyang kamustahin. Kamusta na kayo, Pastor Rilioma? Mabuti naman, Pastor. Subalit may mga ilang mga technical problem tayong naranasan. Subalit basta ito'y naiintindihan at nagiging epektibo pa rin ang ating pagtuturo, ay magiging isang pagpapala ito gagamitin ng Panginoon para ang katotohanan ay mahayag sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Ayan, totoo po sa ganitong setup, maraming adjustment ang siyang ginagawa natin. Gayunpaman talagang minsan yung mga background na sounds na hindi natin may iwasan yan dahil alam natin na kayo ay nasa inyong tahanan. Pero tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit ganito po ang ating kalagayan, patuloy po nating tinatalakay ang kanyang mga salita at inihahatid sa inyong mga tahanan ng Hope Channel Philippines. Patuloy po nating ipanalangin ang programang ito at suportahan po ang atin pong sariling atin, ang Hope Channel Philippines. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong serye na ng atin pong pag-aaral at ito po'y may pinamagatang Naglilingkod Gaya ni Jesus. Sa kasaysayan na naitala sa mga aklat ng Ebanghelyo, sila po'y nagpapatotoo na si Jesus ang siyang tunay na kumakalinga sa mga tao. Mas interesado siya sa kanilang mga alalahanin at pangangailangan kaysa sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay lubos na nakasentro sa ibang mga tao. Katunayan sa kanyang pakikiramay at ministeryo, nabubuksan ang mga puso ng tao at nababago ang kanilang buhay. Pinapatunayan ng propetisa na walang iba kundi si Ellen G. White na ang pamamaraang ito ng Panginoong Jesus, tanging ito lamang ang magbibigay ng totoong tagumpay sa pag-abot natin sa mga tao. Ang katanungan ay paano natin tutularan ang kanyang pamamaraan? Ito po ang ating pag-uusapan. Bago po tayo dumako dyan, ating hilingan si Pastor Rilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito ay muli kaming lumalapit sa inyo na mayroong pagpapakumbaba, sapagkat muli naming bubuklatin ang inyong mga salita at magbibigay ng kapangyarihan upang bumago sa mga buhay ng bawat isa sa amin na nakikinig at nag-aaral ng inyong banal na kalooban. Pahintulutan po ninyo na makasama namin ang banal na Espiritu na siyang magbibigay ng karunungan at ng kaalaman at makita namin ang aming mga kampanin bilang mga anak ninyo sa pagpapahayag ng inyong salita at pagsaksi sa inyong mga katotohanan na binago ninyo kami at kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin na ngayon aming tatalakayin ang isang mahalagang paksa, ang aming pagministeryo na kagaya ng paglilingkod ni Jesus. Magkaroon kami ng pananabik na makasama ang Panginoon at gumawa sa kanyang bukiran ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa ating gagamiting susing talata sa ating talakayang ito. At ito'y masusumpungan sa Mateo Kapitulo 9, ang talata po ay 36. Mateo 9, ang talata ay 36. Ganito po ang siyang sinasabi, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay nangangamba at nalulupaypay
na gaya ng mga tupa na walang pastol. Napansin natin sa talatang binasa mo, Pastor, na nakita ng Panginoon ang mga tao. Ang tao ang pinakamahalaga sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kadahilanan kaya siya nagkatawang tao, namatay, nabayubay doon sa krus upang kung magkagayon magkaroon ng pag-asa ang mga tao. Huwag nating kalilimutan, Pastor, ang tao ang misyon natin, dalahin ang pabalita ng kaligtasan sa mga tao at dapat magkaroon tayo ng habag sa kanila upang kung magkagayon ating ibabahagi sa kanila ang pabalita na si Kristo ang nagmamahal sa kanila at sila ay mga nawaglit na mga tupa na dapat tipunin sa kawan na naghahanda sa pag-uwi sa langit na bayan. Ayan. Kaya nga, pinapakita ng ng talatang atin pong binasa na talagang ang ating Panginoong Hesus nadarama niya yung kahabagan sa mga tao. Kaya nga't kanyang sinapatan yung pisikal, mental, emosyonal ng pangangailangan ng mga tao na nakapalibot sa kanya. Na sa ganong paraan, ang kanilang puso ay naging bukas sa mga espiritual na katotohanan ng kanyang itinuro. Ngayon tingnan po natin kung ano yung dalawang ilustrasyon na ginamit ng Panginoong Hesus upang mailarawan ang kanyang mga tagasunod. Tunghaya natin, Pastor, mula sa Sermon on the Mount na tinatawag sa Mateo Kapitulo 5, ang talata ay 13 at 14. Pagkatapos na baybayin ng ating Panginoong Hesus yung beatitude, yung mga blessed, mapalad, ay binanggit niya yung role na dapat nating gampanan bilang mga tagasunod niya. At maliwanag, may dalawa siyang ilustrasyon na ginamit, 13 at 14. Kayo ang asin ng lupa, 5. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang lahat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Narito ang dalawang ilustrasyon na ginamit ng ating Panginoong Hesus kung ano ang ating mga ginagampanan bilang mga mananampalataya at tagasunod niya. Una, tayo ay asin. Ang asin ay nagbibigay ng lasa. Now, tatandain natin, Pastor, nagpre-preserve ito ng katotohanan sa ating mga buhay at nagpapanatili ito na fresh ang isang bagay na binago ng ating Panginoong Hesus. Ito ang ating role na pagka tayo kasama ng karamihan, tayo'y magbibigay ng tamang panlasa sa mga taong nasa ating mga kasamahan. Ang ikalawang ginamit na ilustrasyon ay tayo ay liwanag na hindi pwedeng itago ang liwanag. Anumang kapal ng kadiliman, Pastor, maliit na liwanag ay magbibigay ng tanglaw sa mga tao na nasa kadiliman. Napakahalagang kaisipan ito na dapat nating papansinin. Tayo ay ilaw at tayo ay asin na magbibigay ng panlasa. Kaya nga, pag may liwanag, makakakita ang mga tao. Kaya nga, may kanta tayo na ginagamit, "Can the world see Jesus in you?" Meron akong sermon na ang pamagat ay, "Can the world taste Jesus in you?" Hindi lamang makita si Jesus, kundi matitikman pa nila. That's why sa Lumang Tipan ay sabi doon, "Oh, taste and see that the Lord is good." Paano nila matitikman ang Panginoon? Sa pamagitan ng panlasa bilang mga asin na ipinagkaloob sa atin. Yan ang mga paglalarawan na kung saan ay dapat maramdaman ng mga tao mula sa atin. So itong pagiging asin at ang pagiging liwanag ng mga taong nakapalibot sa atin, tayo bilang asin at liwanag. Ngayon, Pastor, bakit ba ginamit ng Panginoong Hesus ang mga tiyak na ilustrasyong ito? Pansinin natin, Pastor, Juan 1:9. Bakit ginamit ang dalawang ilustrasyon na 'yon na ating binanggit kanina? So 1:9, ang sabi po ay ganito, "Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan." Siya ang tunay na ilaw. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesus. Tayo magre-reflect nung ilaw na galing sa Panginoong Hesus. Para bagang buwan at araw. Ang buwan, wala siyang sariling ilaw, kundi pagka siya ay
na sinagan ng araw, magre-reflect at magbibigay ng liwanag ito. Ikaw at ako, yung ilaw na sinasabi natin kanina, ay ginamit para i-reflect yung liwanag na galing sa ating Panginoong Hesus. Liwanag na nagbibigay ng kaligtasan sa daan ng katwiran at liwanag sa katotohanan na dapat nating lakaran. Now, pansinin natin ang Juan 12:46. Bigyan natin ang dagdag na kaalaman pa na ipinahayag ni Apostol Juan. Juan 12:46. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ano ang issue, Pastor? Manampalataya sa ilaw. Sino yung sasampalatayan? Hindi po tayo ang sasampalatayan na dahil ilaw din tayo, kundi ang ating Panginoong Hesus upang kung magkagayon, ang katotohanan ay babago sa kanilang mga buhay. So, dito sa kaisipang ito, ginamit ni Hesus yung concept na ilaw. Bakit? Nabago na yung tao, ikaw at ako'y binago niya na, nasa atin na yung flame ng katotohanan na ipinagkaloob ni Kristo sa ating mga buhay at tayo'y susunod sa Kanya. Pansinin natin ang pahayag sa ni Pablo sa Filipos 2:15, Pastor. Napakahalagang kaisipan. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlaheng liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Napakaganda ng pahayag ni Apostol Pablo. Ang role natin ay inilagay tayo sa isang madilim na sanlibutan na puno ng mga dungis at mga kapintasan. Nilagay tayo ng Panginoon upang magliwanag tayo tulad ng mga ilawan sa sanlibutan. So tayo yung magdadala ng katotohanan na ang Kristo ang tunay na ilaw at tayo ay tagapagdala ng katotohanan at liwanag na yon na na kay Kristo Jesus lamang. Ito yung role, kaya ginamit yung concept na ilaw at yung asin kanina. Kaya very specific itong ilustrasyong ito na ginamit ng Panginoong Jesus. Talaga nagpapakita na tayo ay nakatira sa isang madilim na sanlibutan, subalit yung mga taong tumanggap sa Panginoong Hesus ay naliwanagan ng ilaw mula sa ating Panginoong Hesus na siyang liwanag, na tayo naman ay gagamitin bilang kanilang liwanag sa sanlibutan, reflection mula sa tunay na liwanag. Ngayon, paano naman natin maiintindihan yung idea na humiwalay sa sanlibutan at iwasan ang sanlibutan? Yeah, napakagandang kaisipan ito, Pastor. Dito sa sulat ni Juan, Kapitulo 17, bahagi ito ng panalangin ng ating Panginoong Hesus para sa mga alagad. Juan 17:15-18. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Ayan, naroon yung pagiging saksi. Sinugo tayo sa sanlibutan, pero iingatan niya tayo dahil hindi tayo mga taga-sanlibutan. Napakaganda ng pahayag. We don't belong to this world. Hindi tayo taga-lupa. Tayo ay tagalangit na inihahandang umuwi doon. Pero samantalang tayo ay naghihintay, Pastor, may role tayong gagampanan samantalang narito pa tayo sa marumi at makasalanang sanlibutan. At yun ay ang tawagin at ipahayag ang katotohanan sa mga tao na nais makasumpong ng pag-asa at kaligtasan na na kay Kristo Jesus. So, hiwalay tayo, hindi tayo gagawa ng gawa ng sanlibutan, subalit tayo'y narito pa rin para magbigay ng saksi sa mga tao na nasa sanlibutan at gumagawa ng mga kalikuan sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga, Pastor at mga kaibigan, napakaliwanag nung sinabi ng Panginoong Hesus na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi iiwasan ng liwanag ang kadiliman, kundi tayo ay magliliwanag sa kadiliman at hindi tayo hihiwalay mula sa kadiliman. Kundi dapat daw po tayong
tatagos sa kadiliman dahil ginagawang liwanag ang kadiliman. Kaya mga kaibigan, ang tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay dapat tumagos sa kadiliman ng mundong ito sa kanilang kapitbahay, sa kanyang komunidad, doon sa mga kanilang kababayan, kapamilya, o kung meron man na nasa kadiliman pa, na sila'y liwanagan natin ng kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, ano ba yung mga salitang puno ng pag-asa na sinabi ni Jesus sa dalawang magkaibang lahi ng tao? Ayan, ang tinutukoy mo, Pastor, ay yung Roman Centurion at saka yung Escriba. At pansinin natin, sa Mateo 8, dalawang karanasan ito at may mabubuting mga pangungusap ang Kristo dito sa dalawang taong ito. Mateo 8:5 hanggang 10. Pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang sinturyon na nakikiusap sa kanya at nagsasabi, "Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay lumpo at lubha siyang nahihirapan." Sinabi niya sa kanya, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot ang sinturyon at sinabi, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin." Sa pagkatapo ay isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko, sinasabi ko sa isa, "Humayo ka," at siya ay humahayo. At sa iba naman, "Halika," at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, "Gawin mo ito," at ginagawa nga niya. Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya." Napakaganda ng pangungusap ng ating Panginoong Jesus, puno ng pag-asa. Siya lang, wala siyang nasumpungan sa Israel o sa mga Hudyo na pananampalatayang kagaya nitong lalaki na hindi na kinakailangang pumunta ang ating Panginoong Hesus para gumaling ang kanyang alipin. Nagtiwala siya sa salita at sa ating Panginoong Hesus. Ito ang pananampalataya na nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Marcos 12:34. Pansinin natin yung isang ikalawang halimbawa. Marcos 12:34. Nang makita ni Hesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, sinabi niya sa kanya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." Pagkatapos noon, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya ng anuman. Ayan, narito, Pastor, yung iskriba na nagtanong kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinugon ito, ano ang laman ng banal na kasulatan, ano ang kanyang nabasa. Idiniin dito ng ating Panginoong Hesus na kulang siya sa paggawa. At yun ay ang pagtulong sa kanyang kapwa bilang pagpapahayag na ang Diyos binago ang kanyang buhay. Karamihan sa atin, nagtitiwala tayo, may pananampalataya, nagsasabi tayo, pero kulang tayo sa gawa at yun ay yung pag-reach, pagpunta sa mga tao na nangangailangan, lalong-lalo na yung pangangailangan ng kaligtasan. Yeah. So, kaya pala dito sa ating gawain ng pagsaksi, napakahalaga ho yung prinsipyo na tinatawag nating kung saan mo maaring maging dahilan para mabuksan ang puso ng mga tao para sa Ebanghelyo. Kasi mula dito sa mga talata na ito, nakita po natin na si Jesus ay meron siyang kakayanang palitawin yung pinakamabuting mayroon ang isang tao. Mm-hmm. Ngayon, ano daw po ba ang mahalagang mga simulain ang tinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa pagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba tungkol sa ating kaugnayan sa kanila? Pansinin natin ang ilang mga tagpo, isa sa bagong lumang tipan at sa bagong tipan. Isaiah 42, talatang 3, Pastor. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitya na bahagyang nagdininga sa hindi niya papatayin, siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Ayan, narito ang ating Panginoong Hesus. Ang tapat na lingkod ng ating Panginoong Hesus ay gagawa sa ating mga buhay. So ipinakikita rito yung ating relasyon
parang isang mitsya na nagniningas. Alam niyo, pag tayo ay nagsumisindi, pastor, ng isang lampara, yung mitsya ang ating sisindihan. Magsisimula sa isang maliit na bagay at ito ay lalaki. So, kagaya natin ng mga ilawan, magsisimula tayo sa isang maliit na bagay hanggang lalaki at magniningas ito at mag-iimpluensya at magliliwanag sa karamihan. Ito yung kaisipan na nilalagay ni Isaiah. Colossians Kapitulo 4, 5 at 6. Lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas, na inyong samantalihin ang pagkakataon, ang inyong pananalita nawa ay laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Napakaganda, ginamit again yung concept na asin na magbibigay panlasa para masagot ang iba. Alam nyo kung minsan, hindi tayo palaban. Kakaroon tayo ng espiritu sa ating mga kapatid. Hindi po tayo, hindi natin kalaban ang ating mga taong nakakasalabuha bagamat iba ang kanilang pananampalataya. Hindi po. Sila ay mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kung alam natin na tayo ay mayroong katotohanan, iintindihin natin ang mga taong ito, tayo ay magiging panlasa. Hindi tayo magiging pait sa kanila, kundi isang matamis na bagay na kanilang pananambikan na marinig kayo dahil maganda ang ating pagtugon. Bagamat namimiloso po sila sa atin, ay hindi tayo gumaganti sa kanila. Ito ang mga paraan para ma-attract sila at maipakita yung ating relasyon sa kanila at sa katotohanan ng ating tinataglay. Ibig sabihin pala, napakahalaga ng ating tamang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kasi ito yung ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanyang paglilingkod dahil ang kanyang mga salita ay nagpapalakas ng loob at puspos ng biyaya na siyang nagbibigay ng positibong impluensya sa mga tao. Ngayon, tungayan natin dahil atin hong pinag-aaralan at tinatalakay ang ginawang paglilingkod ng Panginoong Hesus sa mga tao nung siya narito sa lupa, ano naman yung mga kasaysayan tungkol sa paralitiko, yung babaeng inaagasan, ano naman ang pinapahiwatig nito na dapat na mayroon tayo sa ating kapwa sa kwentong iniugnay ng Panginoong Hesus sa pisikal na pagpapagaling bilang pagtugon sa pangangailangan ng pakikipagkasundo para sa Diyos. Tunghayan natin yung dalawang istorya, Pastor. Mateo 9, 1 hanggang 7 at tingnan natin ang mabubuting aral sa pagsaksi na ating mapapansin mula sa ating Panginoon. Pagkatapos sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan, dinala nila sa kanyang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang inyong mga kasalanan." Ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit palibasay alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alin ba ang mas madali, ang sabihing pinatatawad na ang inyong mga kasalanan o sabihing tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao, na magpatawad ng mga kasalanan, kaya't sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Narito, Pastor, ang karanasan ng isang lalaking lumpo na talagang pisikal na siya ay mayroong karamdaman. Subalit, ang napapansin natin na ito'y naging daan para siya mapalapit sa ating Panginoon. May nagdala na naman sa kanya. Ito yung isang tagpo kagaya ng ating unang mga pinag-alala na may nagdala sa lumpo sa paanan ng ating Panginoong Hesus at iniugnay ng atin, narito ang leksyon, iniugnay ng ating Panginoong Hesus yung physical at spiritual na pagpapagaling iyon. Ang una ay dapat mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Pero ang naging daan para yon ay mangyari ay makita yung kanyang physical na pangailangan sa Panginoon. Ang pagpapagaling physically ang nagdala sa kanya ng spiritual na healing. So ito yung ating papansinin. May mas malalim na mga suliranin sa mga tao. Hindi lang yung kanilang physical na karamdaman, kundi marahil mas malalim ang problema ng kasalanan dahil ito ang magdadala ng kawalang kasiraan yun sa kanilang mga buhay. Dapat itong malutas, hindi lamang yung physical na bagay. Now, tingnan natin yung ikalawang karanasan na
ating tinutunghay dito sa Marcos 5:25 hanggang 34, Pastor. Marcos 5:25 hanggang 34. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubang naghihirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Kagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa maluba niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sinong humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sinasabi mo, sino ang humipo sa akin? Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae, palibas ay nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot sa nanginginig at nanginginig, nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Ang talatang iyong binasa, Pastor, na mga istorya ng isang babaeng dinudugo ay nagpapakita lamang na paano pinakikitunguhan ng ating Panginoong Jesus ang mga taong may sakit, lalong-lalo na ang babaeng ito. Ginamit niya yung kondisyon niya na siya ay marami nang napuntahan, naubos na ang kanyang mga ari-arian para magnasa siya ng mapagaling. Subalit, ang punto ay pag nakilala mo ang ating Panginoong Jesus, siya ang magbibigay ng pagkaibsan ng iyong pagiging makasalanan, babaguhin kanya at ang iyong mga pisikal na mga kondisyon ay mawawala kung tayo'y magtitiwala sa kanya. Ito ang kapangyarihan ng ipinakita ng Kristo dito sa kasaysayang ito. Kaya nga po, dito sa paglilingkod ng ating Panginoong Jesus, ay atin pong makikita na nararamdaman niya ang pangangailangan ng mga tao, na kanya munang sinasapatan ang mga pangangailangan ito para kung mabuksan ang kanilang mga puso at sa kanya pinakikilala na dapat silang manampalataya. Ganun po ba yung ating direksyon, Pastor Ilioma, sa ating paglilingkod? Tama yun, Pastor. So ang prinsipyo ay bigyan sila ng kanilang mga pangailangan, maiibsan ito, tsaka natin gagawin ito na paraan para makilala nila ang Panginoon na nagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi pwede na ipapangaral ka agad yung ating aral ng kaligtasan at mga doktrina. Hindi po. Ang tao'y naghahanap na siya ay masatisfied sa kanyang pisikal at material na pangailangan at pagkatapos noon, ipapahayag natin na may mas malalim pa na mga pangangailangan siya na tayo sa pamagitan ng banal na kasulatan ay ipapahayag natin na ang kailangan niya ay ang makilala ang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, araw-araw po, mayroon tayong mga nakakasama na mga taong mayroon ng lahat ng uri ng pangangailangan, pisikal, mental, emosyonal, at espiritual. Alam ba ninyo na sabi ng Panginoong Jesus na masapatan ang mga pangangailangan iyon? Kaya nga't sa pamamagitan natin, samantalang pinakikita natin ang ating pagmamalasakit para sa kalungkutan, kadalamhatian, kapighatian ng tao, ay atin pong nakukuha ang kanilang interes na para kilalanin ang ating Panginoong Jesus para maranasan nila ang kagalakan, ang pag-asa at ang pangarap. Ngayon tingnan po natin itong tatlong beses na pamamaraan bilang naging batayan sa pagmiministeryo ng Panginoong Jesus. Pansinin natin ang tala ni Apostol Mateo, Kapitulo 4:23-25, Pastor. Mateo, Kapitulo 4:23-25. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao.
Kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanyang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga may epilepsiya at ang mga lumpo, sila ay kanyang pinagaling. Narito, Pastor, ang tatlo, siya ay nagtuturo, siya ay nangangaral, at siya ay nagpapagaling. Pansinin natin, itong tatlong ito ay kasama sa lahat ng mga pagkilos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang earthly ministry na tinatawag natin o paglilingkod. Nagtuturo. Ano kanyang tinuturuan? Matanda, bata, dalaga, babae. Tinuturuan niya ang bawat taong kanya, nakikinig sa kanya. Ikalawa, ipinangangaral. Ano ang ipinangangaral? Ang mabuting balita na ang kaharian ng Diyos ay nais niya na makita sa kanilang mga kabuhayan at nagpapagaling. Ano ang kanyang pinapagaling? Physical, mental, social, spiritual na kalalagayan ay binubuo niya ang isang tao na sinira ng kasalanan. Ito yung approach ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paglilingkod nung siya narito sa lupa. Napakaganda po pala ng layunin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paglilingkod dito sa lupa. Alam ba ninyo na nais niyang bigyan ng labis na kasaganaan ang mga tao, hindi lang sa pangkasalukuyan, kundi magpakailan paman. Ngayon, bakit hindi sila pinagaling ng Panginoong Hesus at ano ang kanyang dahilan? Pansinin natin, Pastor, may mga, hindi lahat ng may sakit nung panahon na naroon si Hesus ay gumaling. Hindi po. Hindi lahat ng patay ay kanyang binuhay. Pansinin natin, Pastor, Marcos 1:38 at 39. Sabi po dito sa sulat ni Marcos, Kapitulo 1:38-39, sinabi sa niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Sa talatang iyong binasa, Pastor, ay mapapansin natin na niyaya ng ating Panginoong Hesus na pumunta ang mga alagad sa ibang mga dako. Bakit? Kasi may mga lugar silang napupuntahan na hindi sila tanggap o hindi sila receptive sa pangangaral, pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nagpunta sila sa mga dako na doon ay magtuturo sila, mangangaral at magpapagaling. At ito ang naging sentro ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. Unang-una, pumunta tayo doon sa mga tao na nangangailangan at tinatanggap tayo unang-una sa pagtuturo, pangangaral at pagpapagaling ng kanilang mga kabuhayan. Huwag makipagpilitan sa mga lugar na hindi pa tayo tanggap sa kanila. Merong mga prinsipyo na tinuturo kahit sa ating iglesia na kapag ka daw tayo maglilingkod sa mga tao, ay huwag nating parang pinoproselyte sila. Paano ba natin to paliliwanag, Pastor? Ayan, kasi hindi ko alam kung bakit nagkaroon na tayo ng branding. Yan ang tinatawag na yung branding na pag pumunta tayo sa isang lugar, sasabihin nila, uy, huwag kayong sumama dyan. Bakit? Gagawin na nila kayong mga sabadista. Bakit tayo nagkaroon ng ganong mga pananaw sa kanila, sa public? Kundi dapat ay maipakilala natin ang ating Panginoong Hesus, ipakita natin yung kabutihan ng ating lifestyle at sila mismo ang maghahangad na lumapit. Hindi po proselyting ang ating role na agawin sila sa ibang mga pananampalataya. Kaya galit sa atin yung kanilang mga leader ng mga relihiyon. Bakit? Kasi akala nila tayo'y nag-aagaw ng mga tuwis proselyting. Hindi po yon ang main purpose natin. Ang ating misyon, ipahayag ang pabalita, ipakita ang klase ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesus at bigyan sila ng pagkakataon na sumunod sang-ayon sa kanilang mga personal na mga kapasyahan. Amen. Napakaliwanag po nung pagkakabanggit na dapat una sa atin maging maliwanag yung ating layunin kung bakit tayo naglilingkod sa mga tao ay dahil sa kagaya ng Panginoong Hesus na is natin na abutin sila at maibsan ang kanilang pagdurusa at mabigyan ng oportunidad na makilala at mahayag sa buhay nilang karakter ng Diyos
at ganun din yung oportunidad para sa buhay na walang hanggan. So makita ninyo dito sa susunod na katanungan, sapagkat hindi kontento ang ating Panginoong Hesus sa pagpapagaling lamang, kundi sa ano pang mga bagay, Pastor. Now, basahin natin ang Lucas 19:10, Pastor. Ano talaga ang pinaka-main purpose kung bakit nagkatawang tao at nanaog ang Kristo sa balat ng lupa? Magpagaling lamang ba ng may sakit o meron pang higit kaysa rito? Lucas 19:10. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ito ang pinakasentro ng kanyang paglilingkod. Hanapin at iligtas ang nawala. Nawala saan? Nawala ang kanilang relasyon sa Diyos mula sa halamanan ng Eden. Ang tao ay tumalikod, tinahak ang landasin ng pagsuway, nais niya na ibalik yung ugnayan sa tao na kanyang nilalang at magsimulang sumamba, maglingkod at maghanda na umuwi sa langit na bayan. Ito ang purpose ng ating Panginoong Hesus nang siya'y naparito dito sa balat ng lupa. Hindi lamang physical na pagpapagaling, kundi pangbuong restoration ng isang tao sa kanyang ugnayan at sa kanyang future na pagsama pauwi sa langit na bayan. Nakakatuwa itong prinsipyong ito na kung saan ang Panginoong Hesus ay hindi lamang siya kontento sa mapagaling. Alam niyo, ang ating iglesia ay punong-puno ng mga talento sa paglilingkod. Nariyan ang ating hospital, nariyan ang ating mga doktor, mga nurses, at iba pang mga kaanib sa larangan ng paglilingkod na medikal. Hindi lamang yung basta't ikay makapagdaos ng medical mission, kailangan tingnan natin ang mga tao kung bakit nagdurusa sa kanilang makaramdaman ay dahil sa resulta ng kasalanan. Na katulad ng Panginoong Hesus, nananabik siya para sa mga taon tanggapin ang regalo ng walang hanggang buhay na mayroon siya na iniaalok sa kanila. Ngayon, Pastor, ang tanong natin, siguro masasagot din dito yung ilang pang mga bagay na napakahalaga kung bakit tayo maglilingkod. Paano ba nilalarawan ng Panginoong Hesus ang tunay na Kristyanismo? Mateo 25, Pastor. Pantayin natin ang tugon ng ating Panginoon tungkol diyan. Mateo 25, ang talata ay 31 hanggang 46. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y upo sa trono ng kanyang kalwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo mga ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, at ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain, ako'y nauuhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin, ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako dinamitan, may sakit na nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." Pagkatapos isasagot din sila na nagsasabi, "Panginoon, kailan namin nakitang gutom o uhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglilingkuran?" At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, "Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginagawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan,
ngunit ang mga matuwid ay buhay na walang hanggan. Narito, Pastor, ang katanungan ay paano isinalarawan ng ating Panginoong Hesus ang isang tunay na pagiging Kristiyano, ang paggampan ng ating responsibilidad at paglilingkod sa mga tao na nasa ating kapaligiran. Pag ginawa natin ito, ginawa din natin ito sa ating Panginoong Hesus. So, dalawang klase ang karakteristik. Hindi ito daan para sila maligtas. Hindi po. Ito yung bunga ng buhay na iniligtas. Maglilingkod at magmi-ministeryo sa mga tao na nasa ating kapaligiran para maibsan ang kanilang mga kahirapan at mga pagdurusa at para makilala nila ang Kristo na siyang daan ng kaligtasan na magbibigay pag-asa sa harap na buhay. Ito ang role nating mga mananampalataya. Ito ang genuine na pagiging tunay na tagasunod at Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. Dito sa mga talatang ating nabasa, binanggit dito ang iba't ibang kalagayan ng tao. Meron ba tayo pang ibang mapagbabatayan kung paano inilalarawan ng mga propeta ang kalagayan ng tao? Mayroon, Pastor. Mapapansin natin na diniscribe ng mga propeta sa Lumang Tipan ang kalagayan ng tao. Pansinin natin si Isaiah, isang sensitive na prophet sa Lumang Tipan na isinalarawan ang kondisyon ng tao. Isaiah 1:5. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo patuloy sa paghihimagsik? Ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina. Ayan, dito diniscribe ang tao na isang may sakit mula ulo hanggang sa talampakan, hanggang sa loob niya, siya ay merong sakit. Ang katatayuan ng tao ay isang walang pag-asang may sakit ang description at kondisyon ng tao. Pansinin naman natin ang paano isinalarawan ang tao. Jeremias Kapitulo 30, 12 hanggang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong sakit ay wala ng lunas at ang iyong sugat ay malubha. Walang magtatanggol ng inyong panig, walang gamot para sa iyong sugat, hindi ka nagagaling. Kinalimutan ka na ng lahat mong mangingibig. Wala na silang malasakit sa iyo sapagkat sinugatan kita ng sugat ng isang kaaway, ng parusa ng isang malupit sapagkat malaki ang iyong paglabag at ang iyong mga kasalanan ay napakarami. Bakit iniiyakan mo ang iyong sakit? Ang iyong karamdaman ay wala ng lunas sapagkat malaki ang iyong paglabag at ang iyong mga kasalanan ay napakarami. Naginawa ko ang mga bagay na ito sa iyo. Ayan, narito ang description ni Jeremias. Kaparehos pa rin ng description ni Isaiah at ito ay ang tao ay merong sakit at ang kanyang sakit ay maraming mga pagkakasala, pagsalangsang at di pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung larawan na ipinapakita dito sa tagpo ng banal na kasulatan. Subalit, ang maaari lamang magpagaling sa kanya ay walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapitulo 30, talatang 17, Pastor. Ituloy natin yung sa Jeremias. Talatang 17. Sapagkat panunumbalikin ko sa iyo ang kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, sapagkat tinawag ka nilang isang itinakwil, ito ang Siyon, walang nagmamalasakit sa kanya. Ang Diyos pa rin ang nagmamalasakit. Walang magmamalasakit, subalit ikaw, ako, na kanyang mga tagasunod, gagamitin niya para hanapin ang mga taong ito na may mga karamdaman at naapektuhan ng kasalanan na sila kinakailangang mapagaling sila at manumbalik sa pamamagitan ng solusyon ng kaligtasan, unang-una ng kanilang kaluluwa na siyang may pag-asa kay Kristo lamang ang magbabigay sa kanila ng kagalingan. Ngayon nalaman natin ang kalagayan ng mga tao na sinasabi ng banal na kasulatan at nasasaksihan natin kahit sa ating palibot. Ngayon, ano bang uri ng paglilingkod ang maaaring ilunsad ng ating iglesia sa ating komunidad na hindi natin ginagawa ngayon? Una sa lahat, Pastor, may mga obserbasyon tayo at tayo'y mga kaanib ng iglesia at dapat tayo ay nagpapaalalahanan sa isa't isa. Una, dapat ang ating mga paglilingkod consistent, hindi lang sa panahon na tayo ay may inihahandang pangangaral.
Ayan. Ito ang isang problema. Nagko-community service tayo sa panahon na tayo'y maghahanda at maglulunsad ng isang malaking gawain ng panghihikayat ng kaluluwa. Kaya nga, nabrabrandan tayo na daan lang yan para ano, para attractin nila tayo sa pabalita. Hindi po, dapat ay consistent na ang ating pagtulong at paglilingkod ay bahagi ng ating pakikisalamuha sa ating komunidad. Ano ang mga yon? Unang-una, pumunta tayo dun sa basic na pangailangan ng tao. Food, clothing, shelter. Ito dapat ang tinutukunan natin sapagkat ngayon marami ang mga taong maralita. Karamihan sa populasyon ng ating lipunan, lalo na dito sa Pilipinas, ay mga maralita. Nangangailangan ng pagkain sa panahong ganito na may pandemic, nangangailangan ng gamot, nangangailangan ng aruga, at nangangailangan ng mga salitang magpapalakas ng kanilang mga nanlulupaypay mga kaisipan. Ito ang dapat na ministry na ginagawa natin. Uulitin ko, hindi dapat sa panahon lang na tayo naghahanda ng pangangaral, nagagawa tayo ng outreach activity na ministry, kundi dapat ito ay year-round na bahagi ng role ng iglesia para maibsan ang mga kahirapan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Kaya't sa mga paglilingkod na ito, Pastor Ilioma, ito ang siyang lilikha ng espiritual na oportunidad para masumpungan natin ang mga taong inihanda ng banal na espiritu na lalapit sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo mga kaibigan, ang di makasariling paglilingkod ni Hesus ang nagbubukas ng puso ng mga tao. Winawasak nito ang pagiging prejudice at lumilikha ito ng malugod na pagtanggap para sa Ebanghelyo. Kaya kung susundin natin ang modelo, gagayahin natin ang naging paglilingkod ng Panginoong Hesus bilang katawan ni Kristo o iglesia na tumutugon sa mga pangailangan ng tao na may pag-ibig saan man sila naroroon, mga kapatid, magiging liwanag at asin nila tayo. Tandaan natin, sinugot tayo ni Jesus sa ating mga komunidad upang gumawa ng pagkakaiba sa kanyang pangalan. Bagamat tiyak na kailangan nating mag-ingat sa pagiging kontaminado ng mundo at iyon ay tunay at mapanganib na banta sa ating iglesia. Kaya kailangan pa rin nating matutunan kung paano natin aabutin ang mga tao, kung saan man sila naroroon at kung paano tayo magagamit sa pag-akay sa kanila at dalhin sila sa paana ng ating Panginoon. Kaya nga, isang napakagandang pagkakataon ito na ating ibigay ang ating mga sarili na ipasakop sa Panginoon at maging handa na tumugon sa kanyang panawagan na maglingkod sa mga tao na kagaya ng atin hong Panginoong Hesus. Bago tayo magtapos sa atin pong talakayan, ating saksihan ang isang napakagandang awitin. Aku ilu
sa Espiritu, may puspusin ng si Kristo ay makita sa akin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang mga aral na inyong itinuro sa bawat isa sa amin. Inyong ipinakita kung papaano kami magtatagumpay sa aming paglilingkod sa mga tao. Dalangin po namin, Panginoon, na sana'y gamitin kami bilang epektibo ninyong instrumento ng banal na Espiritu upang magampanan namin ang paglilingkod na ginawa ng Panginoong Hesus, na sa aming pag-abot sa kanila, kami maging pagpapala at kami nag-aakay sa kanila na tanggapin ang Panginoong Hesus dahil sa pamamagitan nito nabubuksan ang kanilang mga puso at nagkakaroon ng oportunidad upang espiritual na mga bagay ay kanilang tanggapin ang Ebanghelyo. Nawa sana'y pagpalain ninyo ang lahat ng mga kapatid na nagbibigay ng kanilang sarili para sa paglilingkod. Naway patuloy ninyo kaming akayin sa pagtatapat, magkaroon kami ng matibay na pananampalataya at tumanggap kami ng mga kaloob mula sa inyo. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, igawad ang basbas, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana wag po kayong bibitiw. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Rilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.